consult nila ang mga different mayors kasi the dynamics of Valenzuela might be different from the dynamics of Pateros. The size of Valenzuela is different from size of QC and Makati. So doon yung body na nagre-regulate on everything. So at least MMDA is there to start with you know, a lot of decisions, whether it's in traffic, whether it's in the garbage disposal, waste management. At least there's one entity now who brings common issues in the table. Mm. But theoretically, ang ganda pakinggan, di ba? Mm. But people, as always, eh, uneven nga lang, hindi magkaisa eh. Pero kasi iba ang function ng MMDA compared to an ordinary province. Eh, no? Kasi ang MMDA, parang ito yung provincial government natin. No? If we are to regard Metro Manila as a province. Eh, no? Kaya very limited. May charter ang MMDA. Specify din doon. Ano lang ang pwedeng pakialaman ng MMDA sa mga local government. Normally, traffic, pero hindi lahat ng kalsada kino-cover nila. Kung main thoroughfares lang, di ba? Main thoroughfares. So, tapos yung flood control, then ang garbage, actually, merong sariling sistema ang bawat local government. So, limited din. At ang pinakamabigat nito, walang lawmaking power ng MMDA. Mm-hmm. Kami as a council, nagpapasa kami, no, pero ang ipinapasa namin, ina-approve namin, resolution. Now, if we want to implement a certain, let's say, policy in the different local governments covered by within Metro Manila, ang ipapasa namin nila Mayor Wes as part of the Metro Manila Council ay council resolution encouraging or even suggesting to the each council ng bawat city, bawat local government to pass the respective ordinances. Encouraging. Adapting, oo. But hanggang doon lang. Hanggang, doon lang. Pero yung may ngipin as a law, wala eh. You think we need a governor? A governorship for Metro Manila? I mean, we had one a long time ago. Last time was, of course, the first lady, I believe. Imelda Marcos was the last. But do you think, because that's what people say, parang iba-iba yung plan dito sa Metro Manila. Mm-hmm. What's the wisdom and what's the downside? Well, depends, no, kung we will continue with MMDA or you abolish na and put a governor, no? Mm. But I think there's no need as if you compare it to the big provinces outside, no? Again, Metro Manila, the independent localities have their own funding. They could exercise to create their projects, their programs, their directions in their individual cities, no? So I think enough na yung mayor to decide, especially with big cities like Quezon City, Makati, Manila. They know what to do because they know as well with what they have, no? Mm. So dun pa lang, they could already exercise. Eh. So enough na siguro yung role ng MMDA ngayon wherein they are there with certain limitations, but they are there already to guide the cities. Kausap po natin, mga mayor ng Metro Manila, Mayor Miguel Ike Ponce and of Pateros, and also of course Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela. Bihira na tayo. I mean, we always have I don't think kailan naman yun. There are some more prominent, at least in the consciousness of people, cities in Metro Manila. It's a big metropolis. Yeah. Pateros especially, no? The long municipality. Yeah. Actually, yung itanong ko eh, munisipyo pa rin ang Pateros. Yeah, munisipyo. We're a first-class municipality, but still a municipality. Bakit? Ako, I don't know the metrics and I don't know the qualifications, yeah. But I will go to the province pagkatapos may bibistahin kang maliit na lugar, tapos sasabihin ng very proudly, people, hindi, city na kami. I can't imagine that Pateros is smaller or has a smaller economy than some of those places I've visited. Bakit munisipyo pa rin ng Pateros? Under the local government code kasi, meron tatlong requirements ano, for a local government to become a city from a municipality. First is the income, second is the population, third is the land area. Yeah. In all three requirements, hindi kami qualified eh. Una, yung income, hindi pa namin nare-reach yun. Mm. Secondly, yung population, wala pa rin. Mm. At yung ano po ba population area, ngayon ng Pateros? Ang population ng Pateros ngayon ay nasa mga 70 to 75,000. Oh. Ang kailangan natin, 150,000 para maging city tayo.
Ngayon, ang land area ay medyo maliit kami talaga. From the original 1,040 hectares na recorded naman daw kahit nasaan, ano? And as a matter of fact, ang aming allocation from the national government is based on the 1,040 hectares. But we are just about 200 hectares right now. So ito ang medyo may problema kami, no? Teka muna, yung sa size, di ba? You mentioned the economy, you mentioned the population, size, land area. Eh wala na kayong magagawa sa land area, or is there something na pwedeng gawin nyo? Yeah, kung tatanungin mo ako kung ano yung pwede ko pang gawin sa Pateros, wala na talaga eh. Dahil kulang talaga. Wala kaming open space na. Yung housing project nga ay wala kaming magawa dahil kulang talaga sa espasyo. So kung titignan mo, is there room for development na pwede mong gawin para ma-develop lalo ang Pateros? Very limited na. Very limited. Oh, so but still, you said for now, you said right now, diba? 200 hectares pa? Yes, 200 yes. Hectares around 200 lang. Hectares. When you say right now, parang may nai-imagine kayong future. Diba? Well, of course, because we have a pending case to claim our lost territory, part of the BGC, at saka itong mga 7 Embo barangay ng Fort Bonifacio, na recently, last April, ay nanalo kami, yung certiorari namin sa Supreme Court, ay nanalo. The Supreme Court ordered that the case be remanded to the Regional Trial Court for the reception of our evidence. Nalilito ako. You said BGC, Supreme Court, pati yung mga Embo na nabanggit nyo. But what I remember is yung Supreme Court deciding na tagig ang mga Embo. Ilan sa mga Embo at saka ang BGC. Talo ang Makati. Yes. So you're saying may iba pa ang kaso ng Pateros. Yes, nagfile kami ng kaso, no. We filed the case against Makati and Taguig. And this case is independently of the case filed by Taguig against Makati. Okay. Now, yung Taguig versus Makati. So hindi pa tapos ang boxing as far as Taguig is concerned. Hindi pa tapos ang boxing, Roby. Kasi ito yung case na the decision na ng Supreme Court, okay. And they declared with finality, okay, that itong BGC and the Embo nitong Fort Bonifacio ay part ng Taguig and not Makati. But in the decision that I was mentioning earlier na nilabas ng Supreme Court, ito lang month ng April, na iginrant yung aming certiorari, it was made clear there that the final decision given to Taguig is only against Makati. But teka muna, you're not saying anything na ano. So far, you haven't said anything that's sub judice naman. Yeah, factual lang naman to. Wala tayong ebidensya pinag-uusapan. Yun lang naging proseso ng Musgado. So it's not final against Pateros because we are not a party to that case. So the principle of res judicata will not apply to us. Kasi yun ang principle nung sinasabi na bar by a prior judgment, eh, di ba? Pero ito hindi applicable sa amin because we were never a party to that case. So according to that decision, ang sabi ng Supreme Court, ibalik niyo sa Regional Trial Court and let Pateros present their evidence. Ay very confident naman tayo, may Wes, Roby, na magandang ebidensya natin. No, I have friends in BGC or even for that matter in the Embos now thinking to themselves, akala ko dati taga Makati ako, ngayon taga Taguig ako. They're starting to consider their, you know, the health benefits, the welfare on either city and so on. Now they have to think na, teka muna, baka I might end up na taga Pateros pala. That's very possible. Oh, see, okay. Now I ayokong pangunahan yan. But maybe it's a convenient time for me to ask. Ano ba yung history dito? Doon tayo papunta because that's what people understand, di ba? Let's start with Fort Bonifacio. How they changed the boundaries in that area, Taguig, Makati, and Pateros. But this is also my way of asking, ano po ba history ng Pateros? A lot of people really don't know. Actually, in the late 1800s ano, and early 1900s, ang Pateros at saka ang Taguig halos nag-iisang local government. Ano? And even Pasig, ano, there was a time na iisa ang Pateros, Taguig, and Muntinlupa. And the seat of government is in Pateros. Then it was in the early 90s that... Pero ang nananaig na pangalan nun? Pateros, Taguig, iba-iba. Iba-iba, no? Even Pasig, ano? But in the early 90s, Pateros was declared to be an independent municipality. So ang land area natin originally ay 1,040 hectares. Dahil hanggang Fort Bonifacio. Hanggang Fort Bonifacio, sakop yan, ano? Kasi wala pa yung Fort Bonifacio. Hindi pa ginagawang military reservation niya. So, nung biglang gawing military reservation, na-reduce tayo ng maliit na maliit. Pero,
kami naman, we are in agreement, kaming tatlong local government, na ang pinaglalabanan namin ay Barrio Mamangkat. Ito yung old Barrio Mamangkat na meron tayong mga dokumentong hawak-hawak na pag sinabi natin Barrio Mamangkat, ay Pateros Rizal ang kasunod niya. Pateros Rizal. Because we used to be part of Rizal pa bago ng creation ng Metro Manila. That is why, yung area namin from 1040 ay naging, eto na lang, yung current area natin na halos 200. Ano? Pero lahat ng allocations namin, even our national tax allocation, formerly IRA, ay based sa 1040 hectares. Eh, pero so, maliban po siya sa kwento ng boundaries, what is the what's the place of Pateros in our history that people don't... Well, Pateros used to be the... a place actually where balut is famous. Ano? Pateros, the name Pateros came from Pato. And sa Patero. Because, ang Pateros kasi ay lugar din ng gawaan ng sapatos. So, nabanggit nyo ang Pasig. Hindi naman umabot ng Marikina ang... Hindi naman. Sige, But when we were growing up, marami talagang factory ng sapatos sa amin. As a matter of fact, natatandaan ko, pag Pasko, hindi kami bibili ng sapatos kung saan. Pupunta lang kami sa kapitbahay, order kami ng sapatos dun. May rivalry kayo ng Marikina? Before, siguro, no? Siguro. Pero ngayon, wala yun eh. Ang nalabis sa amin, yung alpombra. Pero even if you will go to the different houses there, lalo yung mga old houses, makakakita ka pa rin ng mga padron ng sapatos na... Yung hulma. Nakakamada. Talagang ito ay evidence na talagang at one time ang Pateros ay isa sa ko alam yan. I always knew na Pato, di ba? Pateros, Pato. Duck racers and so on. And then therefore the egg, the balut industry and the ducks din. So hindi ko alam na Pateros. So anong mas nananaig doon, yung sa Patero o yung Pato? Actually Pato, no? Kasi ang nakagis na namin is more on balut. Coming from Pato, no, yung eggs ng Pato, kesa sa sapatos. Kaya, kung tatanungin mo, ay sasabihin ng tao na ang pangalan ng Pateros nanggaling sa Pato. Pero pag tinignan mo talagang history, hindi. Combination to ng Pato at saka ng sapatos eh. Sa Patero, yung gumagawa ng sapato. Oo, pero yung Pato in particular, bakit doon umusbong ang mga Patero? Well, at one time, ilog to eh. No? Nakagis na namin na a major part of our town is tubig din. Ano? So dito yung mga nandodoon ng mga pato na nag-iitlog na ginagawa naman namin balot. So ito, wala nang lahat ngayon dito. Ano? Ang balot industry ng Pateros ay nandyan pa rin. Pero yung duck racing namin ay nawala na. Yeah. Kasi nawala na lahat yung mga ilog sa paligid. Yeah, nga, ang balita ko nga. Yeah. We'll get to that later on. But I understand a lot of yung mga duck racers are moving actually closer to you. I mean, closer to Bulacan. Yeah, Bulacan, Pampanga, diba? Yeah. Diba? I mean, that's my excuse to go to Valenzuela naman. Mm-hmm. History of Valenzuela and Valenzuela's place in Philippine history. Well, we used to be part of Bulacan, no? So back then Valenzuela was an agricultural town, no? And back then among the 20 plus towns ng Bulacan, ang Valenzuela is medyo nagpa-progress kasi siya yung closer to Manila. And then like you mentioned a while ago when back then First Lady Imelda ran for governor, na-carve out to back in the late 70s, na-carve out tayo at naging parte ng NCR. And likewise, doon sa Bulacan naman, kumbaga dagdag bawas, Roby. Eh. So, nagbuo naman sila ng bago, which is tawag natin Doña Remedios Trinidad, no? The name of the mother. So, they created another town in Bulacan, replacing what they lost and given to Metro Manila, which is then became Valenzuela. But not all people know na ang tawag naman sa amin, like the historic story of the beautiful story of Pateros, is kami naman Pulo ang tawag sa amin. Pulo. So, island. So, ang Pulo dati very small, very quiet, at napapalibutan ng tubig. And then, main industry also, even if Pulo kami, are agriculture. And then, when it came Valenzuela, then eventually became a highly urbanized city. The reason being is noong medyo industrial revolution,
marami sa mga, lalo na at the height of around 70s to 80s, malaki ang manufacturing industry pa natin yan. Eh, no? Everybody's expanding, whether in furniture, in plastics, in metalwares. No? So, pamahal ng lupa sa Manila, going to the north lahat. Mm. And essence, naging parte tayo ng Metro Manila, nakita lang mura ang lupain dito kasi agricultural pa ang preso. Mm. Like I remembered my father when which he was starting. Which is what happened to Bulacan also recently. Recently, but, now. But tayo yung nauna eh. So like I remember when my father was still starting yung plastic business niya, doon siya nag-invest dahil mura pa ang lupa doon. Pinag-usapan natin, 5 piso lang. Naging 50 pesos. So all those businessmen who wanted to expand their warehousing, their manufacturing, lahat pumunta doon going to the north. Kaya suddenly, nag-ibang buhay at destiny ng Valenzuela, which we are lucky enough now because it is our source of locally sourced revenue, LSR. No? From agriculture, may konti pa tayong poultry, piggery before. No? So, nag-shift na kaagad to industries and what is now known as Valenzuela City. We are like, kumbaga sa US, the Detroit of Metro Manila, no? Mm. In the UK, Southampton. So it's something na maging industrial city. Sadya ba yung comparison na yan? I mean, is that part of the strategic visioning for the well, city? Hindi naman. Back then talaga naturally nangyari. Okay, because okay. Nga sa availability of land and murang land. So naging choice ng mga negosyante. Until napuno talaga ang Valenzuela ng industries. Yeah. I remember growing up, nakikita ko lang, warehouse, 10-wheeler truck. Minsan umaakyat kami ni Senator Win sa trailer sa likod. Ganun ang ano ng vision eh. And ganun ang nangyari sa Valenzuela. Yes, home of industries, workers, home of dreams, kumbaga. Maraming nangarap galing probinsya, neighboring Bulacan, Pampanga, pumunta ng Valenzuela para magtrabaho. Mm. Yeah. Tsaka parang gateway talaga ang yes. Valenzuela, di ba? Yes. Especially going to Central Luzon, yes. Entering Metro Manila. The entire Camanava yes. Area, so you have the ports as well, a lot of in things entry. Botas, oh, yeah. So that's why we're always a choice of gateways going to the north, no? Distribution arms. No? So before kung manufacturing, ngayon nakikita ko, nag-shift rin majority sa kanila ay logistics, warehousing, and distribution because of our proximity going to the north. Yeah. Whether it's a municipality or a city, anong mahirap sa pagiging mayor? Well, alam niyo naman kami, malakas kami manghusga sa media and even common citizens, di ba? And I think you can understand the frustration of people. But yung sa atin-atin lang, what don't people understand about being a mayor? Actually, if we are to compare public service now from before, I believe that public service is a little harder than compared to before, ano? Ngayon, harder ngayon. Okay. Because of social media. Dahil ang tao, lahat ng tao, dati kasi ang public service noon ay pag sinabi mo, malalaman lang ng marami kung ano yung pangit o magandang ginawa mo because of the media eh. Mm. Pero ngayon, because of the social media, hindi natin kailangan yung media talaga eh. So yung tao antimano alam nila kung ano yung nangyayari sa buong local government and alam naman natin ang tao madaling maghusge. Maski sabi nga eh sa politics eh dami pido no gumawa ka ng masama ka gumawa ka ng mabuti masama ka pa rin. So nakakaapekto because ang natural tendency once na nag-post ka ng negative ay kinukuha ng tao ito eh. At ang problema, maraming tao na especially hindi naman taga ron sa inyo, minsan tagalabas pa eh, no? Kukunin to, i-agitate yung iba. Then nagkakaroon, nagsisimula ito ng hindi maganda. So isa yan sa siguro mahirap sa politics ngayon. But overall, I believe that ang hindi alam ng tao sa politics ay ang serbisyo, minsan ay hindi talaga maiintindihan ng lahat ng tao. Meaning, if I am mayor,
or if I am congressman, I am duty bound to serve the interest, not of all, but those, the many, you know, the many that should be benefited from the service that I will be giving. After all, ang aking mandate ay to serve the interest of the general public, not all, kasi kahit ano ang gawin mo, may madadamay, may malulugi, may masasaktan. Mag-road widening ka, mayroon tatamaan na maluluging mga tinamaan ng road widening mo, pero ang benefit sa iba, napakalaki, di ba? Mag-road clearing ka, tatamaan yung mga nasa tabi ng bangketa, nasa kalsada, pero ang benefit sa general public ay napakalaki. So, hindi naiintindihan ng tao minsan, ano, yung lahat ng nagiging problema ng isang politiko. Ang nakikita lang nila ay yung masamang impact sa iba, pero hindi nila nakikita yung magandang impact sa karamihan. Ikaw, Mayor Wes, first termer ka. First term ako as compared to Mayor Ike na third term, very senior po at isa po sa tinitingala natin in the Metro Manila Council natin. No? Talagang diniin mo pa yung senior. Hindi man in age, senior in experience. Kaya kaming mga neophyte mayors, natututo ho kami kay Mayor Ike whenever we have our MMC meetings. No? Sa atin, but I became a three-term congressman at first term natin maging chief executive. And Roby, masabi ko talaga, siguro I'll twist your question a bit, no? Comparing to Congress of nine term at being a mayor of one term, talagang malaki ho ang talon, malaki ang jump, no? Alam nyo ho, ano mas mahirap? Mas mahirap mayor talaga. Talaga? Because the mayor really is a 24/7 job. Alam mo, pag nag-sign up ka dito, pinagkatiwalaan ka ng tao para sa posisyon na ito, there's no turning back eh. And when I say there's no turning back, ay maliit man na problema, malaki man na problema, dapat nandun ka para sumagot sa problema. Tell me a 24/7 story. Yes. Tell me a 24/7. Tell me a story na that makes you wake up na, nung congressman ako, hindi kailangan ako, 24/7. Ngayon nangyayari. Very, very, well, ngayon, very common na sa buhay ko. Dati hindi. You know, Rob, we're an industrial city, puro factories, so prone tayo sa sunog. Yes. No? Maliit man o malaki na sunog. So there are many instances sa buong buhay ko ho na in the span of 1 year, we're now running for siguro 30 to 40 fires, no, in Valenzuela. Minsan natutulog ka ng 1 a.m. In a year. So that's almost one year. 1 year pa lang ho akong umupo na mayor. So minsan at 12, 1 o'clock a.m., ayan, tatawag na yung BFP, may fire na ganito. Obviously, pag may fire kasi, ang unang isip ko agad, doesn't matter kung, hindi mo naman tatanungin, maliit ba yan o malaki? Hindi mo naman tatanungin yun eh. Ano ba yan, bahay o pabrika? When you say fire, magigising ka talaga dun, mayor, automatic eh. So, takbo ka na dun, no? So, one thing I've learned also is, pag meron disaster, meron sakuna, very important na makita ka ng tao. Kasi like a fire, the fire owner, aside from leading, no, and we are thankful na very capable naman ng BFP natin sa Valenzuela. But put that aside, no, what's important is on those moments, nararamdaman ka ng taong bayan, yung emotion nila. Just the presence. Kasi in your house, may namamatay pa iba, may na-encounter ako, hindi nga fire. So, kala ko naman, masarap pakiramdam. Makina na sumabog. Imagine mo, a warehouse na around 15 stories high. Pag tumingin lang ka, butas yung gitna. Sabi ko sa baby, bakit butas yan? Sir, yung katawan ang lumipad doon. How can you explain 15 that? 15 stories yes. high? Butas, ha? Hindi yung buo, sira. Ang sunog, sunog buong bubong eh. Ito, butas. So when I went there, nakita ko kagad, sabi ko, bakit butas? Sir, yung ganong kalakas yung impact na binuhat siya. Binuhat siya. But, siya yung projectile. Yeah, siya yung projectile. Only one person, ha, by the way. About three passed, siguro, three passed away, no? This but is a factory. What kind of a factory? It's a pagawaan ng the packaging of the yung cellophane. Okay. Cellophane ng flowers, diba? Binibenta yung flowers, babalot so sa cellophane niya. Plastic. But it's not about the material, eh. It's about anong, hindi na natin alam ano yung true story ng pagkalikot sa electrical ng makina na yun. Kasi operator ito mga to, eh. Professional operator. But ang tanong dyan, Roby, ano nangyari pagbaba niya? Kalat yung mga organs niya.
So imagine mo ako, doon ako na-shock because I'm still new, I got used to the fire. Pero ito hindi fire, explosion naman ito. So these are the things, of course, pag may grieving family, kagad-agad, mayor eh. Hindi naman ihahag si BFP chief eh. Hindi naman ihahag si assessor eh. No? Ang unang ihahag is mayor. Siyempre those times na they needed comfort kahit wala ka ng masagot, hindi importante anong masagot mo. Sometimes hindi importante yung financial assistance o pera. For them, na realize ko mas important na during that time, you were there. They see you arranging, they see you strategizing, no? And also, let's remember, ang victim rin yung business owners. Mm. Ang Valenzuela nabubuhay because of our business owners. Mm. Siyempre, you have to help them also. May emotion din sila dahil hindi nga sila yung namatayan, pero ang negosyo nila will be disrupt in the next 1 to 2 months or 3 months. Ang dami pinapasweldo yan. So, alam mo, being a mayor, I learned that the bucket ends at the mayor. Whether it's big or small, whether fire, baha, drugs, or any related, no, even developmental, it all boils down to the mayor. And the decision that you will make will have a big effect to the overall direction ng city mo. Maybe as compared to a congressman. No? Mayor Ike, kayo, I mean, kaya nga sabi na, mas matagal kayong naging mayor. I'm sure marami na rin kayong nakita. Do you have a story of when you first realized or when you realized especially na ito na to, for the next 3 years, di ba, parang goodbye muna sa pamilya, mukhang 20, gaya nga na sabi niya, 24/7 ko. What are the moments that tell you that? Mamigat yung term ko eh, no, Roby, no. The first term ang hinarap ko yung tokhangan eh, no. Yung first term ko, no. Pagkatapos second term ko, pandemya naman, ano. Yung first term ko, ang tingin ko ay isa sa pinakamabigat din. Because during that time, alam naman natin, no, common knowledge naman natin na yung pagdating sa, we just use the term tokhangan, ano. Pero yung term naman na tokhang sa PNP ay yun lang pag kakatok sa bahay. Katok at hangyo. Pero sa atin naman, sa mga salitang kanto, pag pinatay, tinokhang. Yun ano? Yun. Yun mga ganun. So, ginagamit ko yung term na tokhang on that context. Ano? So, ito yung lahat ng mas pinatay. Mas masalimuot yung paggamit nyo, ibig sabihin. Maliit ang Pateros eh. No? Ang Valenzuela, malaki. No? Sa amin, Mayor Wes, yung mangyari sa isang barangay, we are only 10 barangays. Kinabukasan, chismis na sa buong bayan yun. Alam na ng buong bayan yun. Ano? So, pag may pinatay kang apat sa isang araw, the following day, alam na ng tao lahat yun. So, ito yung hindi matanggap ng tao kasi Pateros is maybe different from other cities in Metro Manila in the sense that we are parang probinsya kami eh. Mm-hmm. Parang kahit sabihin mo ay Metro Manila kami, parang probinsya pa rin, pati ugali ng tao. Parang probinsya pa rin. So, yung baka rinig sila ng may tatlong pinatay sa isang araw, mabigat sa kanila yun. So, ito yung dadalin mo kung paano mo i-explain sa kanila. Kung paano mo kukonbinsi sa kansila na hindi, okay lang to. Talagang dinadaan na lang natin ito kasi nagkakaroon tayo ng cleansing, ano, when it comes to the drug problem. Ano. Ang problema rito, lahat to binibisita ko basta't napatay. Ang problema natin dito, nakikita natin, ang babata eh. Ang babata. So, katulad nga na sinasabi ni Mayor Wes, during this time na medyo nag-grieve yung family, hindi mahalaga yung financial assistance eh. Ang mahalaga rito, nandun ka, yung physical presence mo, comforting them, and explaining to them na bakit nangyayari ito. So that was the time na nung hindi ko na matiis, dito ako nagsabit ng mga tarpaulin talaga sa buong bayan ng Pateros. Ano? Denouncing ano? Yung extrajudicial killing. I'm a lawyer by profession. At ako talagang, I adhere to the rule of law. Kaya I'm very much against this extrajudicial killing. Eh, napakarami na. So, ito yung hinaharap natin. You were asking a while ago, ano ba yung 24/7 na mayor, ano? Ito yun, nung time ng tokhanga, no, nung mga extrajudicial killing na to, at the height of the extrajudicial killing, ako personally, gigising ka ng alas 3, gigising ka ng alas 2, dahil may pinatay rito, pupuntahan mo. Kumakain kami mag-anak sa isang mall, tatawagan ako, may pinatay rito. Ika-catchword ko yung pagkain namin, babalik ako sa aming Pateros para puntahan yung pamilya. So ito yung mga naging problema. You have the power, the mandate to comfort the grieving. But in those days, yung tukhangan,
na tinatawag, did you feel the power na, or did you feel powerless in the face of a national? Well, I feel powerless. Ano? That is why I actually imposed upon myself ano, the obligation to denounce what is happening and to lead my people in making it public. Yes, but when I ask about if you feel powerless, when you denounce, as the father of the towns, diba, do you feel it making a difference? Or in the face of this very big program, very aggressive program, the President Duterte, did you feel that your voice, at least in your town, makes a difference? I believe so. Maybe if we will look at this in different perspective, as far as national government is concerned, maybe it's nothing to them. What I did is nothing to them. But insofar as my people are concerned, I believe this is a major leap, you know, from what is happening in your local government. Dahil ikaw publicly, ginawa mo yung pagdidenounce. What's the dynamics between, you know, national leaders and local leaders? Obviously, pagdating ng elections and in the run-up to elections, you know, kami, that's one of the things I enjoy learning about. Diba? Parang there's symbiosis, diba, between national politicians and local politicians. But after the elections, ano yung dynamics between national and local, especially pagka magkaiba kayo ng filosofiya? Well, it's more of the relationship with the people, no? So, as compared to national figure, nakikita sa TV, branding, parehong surname, naalala nila. But ang diferensya ko dito, yung nakakamayan, nayayakap, nakakausap eh. And that's the difference between local and national. By being local, they know that you're within reach. Eh. Especially right now with technology, PM, Viber, WhatsApp. Yung mag-reply ka sa kanila, it means that you're there and you're close to them as compared to the national level. Kaya masasabi ko, I don't know with Mayor Ike, pero masasabi ko na mas mahirap ang laban ng local as even compared to national. No, knowing I have a brother in the national, no. Yes, malaking iikutin, mahirap mag-campaign, malaki po ang constituency, but minsan mas mahirap po ang laban pa nga ng local because it is really about relationship base. It is really about micromanaging. And this micromanaging na mention ni Mayor Ike, you have to do that being a mayor, no. And that micromanaging has an effect in people's lives. Whatever, like I said a while ago, whatever your decision may be, may apekto ho ito eh. Kung ano yung ugali ng mayor, may apekto rin sa kanila as compared to a national figure. You said, mas mahirap itong mayor. When I asked you, di ba, between legislature and executive, mas mahirap ito. But which is more fulfilling? Fulfilling, definitely mayor. Talaga? You agree? Yeah, I agree with that. I agree with that. Well, you know, ang mayor, first of all, you have autonomy. No? Yes, we have our city council to check our balance. We have budget officer, we have COA. But, you know, your resources, the resources of the city is the resources of City Hall. And what you do to it, ano ang plano mo, ano ang vision mo, you can do it by tomorrow. You can do it by months or years, no? So, like kami, yung family namin, kami siblings, where lumaki ho kami sa negosyo, Roby, ang aming training, aming father is business-like management style leadership, no? And that yun ang in-incorporate namin sa City Hall. So, pag tumingin ho kami long-term palagi, what's our 10-year plan? What's our next 10-year plan? Minsan, 9 years lang ang mayor, pero ang plano namin, 10 years and 10 years, no? That's the way to progress kasi may mga bagay, may mga proyekto na naturally, hindi mo naman magagawa ng isang term eh. Naturally, hindi mo magagawa ng 3 term. I'm sure si Mayor Ike is in his last term, pero marami pa siyang gustong gawin minsan na ang bilis ng panahon. As compared to Congress, I've experienced this. No matter anong title mo, I became a chairman of trade and industry. I became a deputy speaker. Never ako naging speaker, no? But lahat doon, you're beholden to requesting to the national. Mayor, pwede bang maging mayor ang Santo? Well, marami tayong naging mayor din na maganda ang background at naging magaling din during the time na nagse-serve na sila. No? Yung statement kasi na madumi ang politics ay palagi ko in a way fair, in a way unfair din, ano?
Dahil ang problema sa atin kasi, ang na-highlight kasi yung dumi, eh, no? Yung kabutihan hindi na-highlight. Eh, no? Kaya nga ang tingin nila sa politiko, pare-pareho yan, puro magnanakaw yan. Eh, no? Kasi hindi na-highlight yung mga mabubuting politiko. No? Pero I still believe marami pa rin mabubuting politiko. Isa na yan si Mayor Wes, mabubuting politiko yan. Ano? Naniniwala ako na ang mga politiko ay katulad ng pinapaliwanag ni Mayor Wes, yung relationship nila sa kanilang constituents ay masyadong personal, especially if you are a mayor. Ano? So, yung pondo mo, hindi palaging sapat yan eh. Hindi palaging sapat yan eh. No? So, sabihin na natin na kung ikaw ay mayor, kailangan may negosyo ka rin eh. Hindi po pwedeng wala. Definitely, you will spend your own money. Dahil pag hindi mo ginawa iyon, ay talagang medyo mahirap. Mahirap din maglikod. Especially for a mayor of Pateros like me, na napakaliit ng pondong hawak-hawak ko, ay kulang at kulang ton. So, kailangan may source ka rin, meron ka rin negosyo outside of your profession as mayor. Katulad ko, meron akong law firm na hanggang ngayon ay tumutuloy-tuloy pa rin. Kailangan kasi ay meron ka rin pansuporta sa taon. Marami pa rin politiko na maayos. At tingin ko ay hindi pa rin mawawala ito eh. Maaring hindi santo, katulad ng sinasabi mo, Roby, mahirap naman pag santo. Eh, wala, maski naman matito ng tao ay nagkakaroon din ng kasalanan. Pero in a manner of speaking, eh, palagay ko, marami pa rin mga hindi corrupt na politiko. But do you think it, yun, panghabang buhay na tayong ganito? I mean, that basic statement that, you know, there is no perfect politician, and politics and government, especially in a country like the Philippines, sa totoo lang, parang people have to be creative, let's put it one way. Another way is people do have shortcuts, both at the citizens' level as well as on the level of the governors, di ba? And then, sabihin din natin, di ba, people, everybody takes part in a system na very often, to make it work, kailangan talagang may pampadulas, di ba? I'll also be a hypocrite if I say that I never paid off a cup or I never tried to find a way na paano ba mapapabilis yung papeles ko sa munisipyo and so on. I'll be a hypocrite. But I think it's something that everybody can relate with. Pero ang tanong ko is, that obviously magnifies and scales up the more we say, the more we normalize it. Diba? Normalize. But is this forever for us? Well, sa akin, Roby, to answer that, ang sagot na yan ay hindi dapat tinatanong sa politiko, pero tinatanong sa taong bayan. Kaya ang kagandahan ho with our democracy, every 3 years we have an election. No, but every 3 years it's the same people who win. Every 3 years it's the same constituent who voted with the same person. Yeah. So, kung ang expectations natin tuwing election ay binibili mo naman ang boto mo at nakasanayan ka na every election, kinukuha mo yung pera. At yun pa rin ang taong pinipili mo despite na alam mo nang binayaran ka para sa boto na yan. Three terms na siya, yun pa rin. Sunod anak niya, yun pa rin. Ang mali ba na sa politiko o na sa taong bayan? Hindi ba pwedeng sa both? I mean, let's face it, the politicos exploit the knowledge. Correct. That our people are weak. Yeah. They're weak economically. Yeah. We failed to lift them out of poverty. They're weak, let's face it, mentally, even psychologically, they're weak. They were a lot were malnourished from the start. Most were undereducated. I mean, growing up. Correct. Diba? And I mean, the politicians, I'm not saying this is you, no? but the politicians who throw it back to the citizens. Eh, kayo kasi, bumoto kayo ng maayos. Let's face it, it's the same politicians who benefit and who exploit. Yes. Yeah. It's because yung lugar nila, they know it's vulnerable, so yung politiko naman, ina-exploit sila. But then again, ang tao naman, ay they sometimes choose because of short-term gain. Yeah. But they don't know the long-term gain, ibabalikan rin sila yan eh. And that's the quality of politicians that they vote on and on and on. Kaya yung na-mention mo a while ago, ganito na lang ba palagi, it also boils down to the voters. Alam mo, every 3 years we have a chance. Every 3 years, parang report card yan eh.
sa ibang bansa, mas mahaba pa nga tayo. Every 3 years, we had the chance. But we always take for granted that chance to change. No? Mm. And there's choice. Kasi minsan lumalaban, di naman tayo dictatorship o communist na isa lang ang kandidato or wala kang pinipili. Filipino people had the choice every 3 years. And every term is at 9 years. So 3-term ho yun. So it's something that a culture na dapat mapalitan din sa ating bansa na hindi tayo nabablind kung we are being exploited already by the same politicians. No, we should now with the advent of social media, we should be smarter than compared to maybe 20 years ago or 30 years ago. Do you think you're losing your grip on social media? I mean, kasi kanina binanggit yung ibang social media, lalo, I mean, it's really changing the game. Kampante ba kayo? I mean, your brother, I know, is very good at social media. Yes. Pero kampante ba kayo na okay to, alam ko tong larong to. Parang I knew how traditional media worked. I know how a traditional campaign worked. Nowadays po ba, kampante kayo na, eto TikTok, naintindi ako. ako, as far as I'm concerned, ako Roby, wala akong Facebook eh. Wala akong Facebook. We have an official FB page sa aming local government, Mayor West. But I instructed my people who are managing this social FB page not to answer any comment. Hindi ko pinapasagot yan. No? Basta kami trabaho lang kami ng trabaho. I know na kung ano man ang gawin ko, may mga pumipintas pa rin, pero trabaho lang ako ng trabaho. At tingin ko naman ay... But yung sa tanong ko kanina kay Mayor Wes, politicians on the one hand saying, bumoto kayo ng tama. At the same time, sa totoo lang, yan din naman, sa totoo lang, hindi nyo naman papalitan yung rules ng game. Gamayin nyo na to eh. Di ba? Lalo na kayo, 3 terms na kayo. But yun na lang yung ano, notwithstanding the fact na tatlong sunod-sunod na panalo na kayo, if it were up to you, what wouldn't you mind changing? Because I do think this is a big part of it. What wouldn't you mind changing in the electoral system against even your own interest? Well, first of all, the rule on the very campaign, meaning what can be done during the campaign and what cannot be done, because nakikita natin pag dating ng election. Ano ibig sabihin niyo? Sa paggastos? Yeah, paggastos. So, ito, tapatan tayo, Roby. Andi naman si Mayor West. Meron tayong mga limits na manggastos, hindi ba? Pero alam naman natin, ang politiko... Wala sumusunod. Well, baka tayo habulin ng comment. Hindi naman natin tinutok sa... Hindi nyo naman tinuro sa rin. Oo, maski ang sabihin na lang natin, size lang ng tarpaulin ay kakabit mo. Susunod ka, yung kalaban mo, hindi sumusunod. Minsan galit na galit kami, sasabihin namin ng Comelec, bakit hindi nyo ialisin to? Hindi naman inaalis ng Comelec. So dito, pag ikaw ay sumunod, lugi ka. Exactly. Yeah. So, anong nangyayari? Total naman, wala nag-check. Mag-violate na lang tayong pare-pareho. Pero ayun nga. So, if you will ask me, ano ang electoral reform na gusto ko? Ang gusto ko ay yung stricter implementation ng omnibus election rules. Which is not really reform. Well, diba? Stricter implementation is just... Diba? Tingin ko kasi, really Roby, hindi naman kailangan na reform eh. Ang problema, hindi lang natin nai-implement ng maayos yung nakalagay sa omnibus election code. Pero kung mai-implement natin ito, hindi natin kailangan na reform. Ito lang, implement lang natin, higpitan lang natin ito. Ituro natin kung sino yung gagawa. This goes back to my earlier question. It's just, kung sino sumunod, siya yung talo. And then, di ba? Kasi it applies to elections, it applies to lining up for a driver's license. Di ba? It applies, in many schools, it applies to lining up to register. Di ba? But ay nga, yun yung na-normalize sa lipunan natin eh, di ba? Parang, in fact, mayabang ka pa kung wise ka. Di ba? Mayabang. But, kung may connect ka. Di ba? Or proud ka pa eh. Proud ka pa, di ba? I mean, I'm not saying tayo lang. I think, I know it happens in all countries. But what's our way out of that? That very basic premise and that very basic truth in the Philippines, na kung sinong sumunod,
talo yan? Parang hirap sagutin nun. Oo nga, actually. Ano? Alam nyo, Roby, ang... again, me and Mayor Ike was invited by the local governments in Netherlands. One thing we saw there, it's efficiency. Parang pagpunta namin doon, ang tanong namin pala, ba't di natin magawa ito sa Pilipinas? Yun na lang eh. Hmm. Bukas ulit, yun ulit tinanong namin sa sarili namin, ba't di natin magawa ito? Pero doon, I can see that very simple things. Yeah. Like throwing your garbage, saan ilalagay. Yeah. Being punctual, if you remember, Mayor Ike, may meeting kami ng mayor ng Rotterdam. Alam mo yung pag sinabi doon na ang meeting ng mayor, 9 o'clock, yung mga staff nila, nakakandara pa na. Kasi kailangan to the dot. Dahil calculated nila yung walking time namin, yung bus time namin, paglakad sa office, calculated lahat, very precise. So it's the efficiency eh. Hmm. Nakikita namin the bike lane, the transport lane, everything you see there is efficient. The, hindi ko rin ho masagot kung bakit hindi natin nagagawa yung efficiency dito eh. Doon naman lahat sumusunod. Ang tingin ko kasi ay masyado nang may problema yung system na talaga yan. Meaning, pati ang mindset ng tao may problema na rin. Oh. Kasi sabi nga, pumunta ka ng Japan, pumunta ka ng US. Okay, may traffic pero hindi magiinit ang ulo mo eh, no? Kasi nakapila kayo. Pero pagdating sa atin, medyo may traffic pero pipilitin pa rin isingit. Yung marunong magmaneho sa labas. Yeah. Yun ang mauuna. Diba? So doon nagkakaproblema, pero go to places where traffic laws are enforced, implemented strictly. Sumusunod ang Pilipino eh. Mm. So palagay ko ang kailangan lang natin dito ay talagang magkaroon tayo ng determination, ano? Especially yung ating mga law enforcers. Mm. Not only in the level ng traffic enforcers sa PNP, even the leaders, local and national, na talagang ipapatupad natin ito. Mm. Katulad lang nung pagsunod sa mga pagpila. Pero mauuna yung pasilidades. Hindi ba? Mauuna yung... Palusot. Hindi, mauuna yung... No, by facilities, I really mean the facilities. The facilities. Mauuna yung facilities. Mauuna yung service. Di ba? Before, it's like dati ang parating... I remember when people would always say, but ang Pilipino sa abroad magtatapon sa basurahan dito? Mm. Kasi sabi ko, it's not discipline. Eh, may basurahan eh. Hindi ba, kanto-kanto, makikita mo yung basurahan. Dito, itatapon ko naman kung makita ko yung basurahan. May nangungulekta rin. Hindi lang mo yung basurahan. Di ba? Parang ano eh. So, nangyari rin sa amin yan, Roby. But again, ay hindi naman ko sasabing perfecto. Perfect ang Valenzuela compared to other countries like Amsterdam. No? But during the time of Senator Wynn, yung mayor pa siya, you know, since industrial, ang basura sa amin, mountain, bundok. Sasabayan mo pa ng baha, nawawash away yun. Mm. So, back then, iilan lang ang dump trucks, I remember, na nagpipick up pa ng basura. Minsan, ang driver nga raw ng kinikwento ng dad ko, yung mga ibang factories daw doon, maglalagay pa doon sa driver ng dump truck para lang pick upin yung basura. So, what we did is a revolution. We changed it by managing our own waste management office. We made the system. We bought Senwin, siguro, back then. And the city owns it. Yes, and okay. Operates it. Okay. We're only one of the few of the NCR cities who operates our own waste management office. Hindi kami nangongontrata. So, you know, we started 30 units, 60 units, 100 units, no? And taon-taon, nagdadagdag kami. And we made the system. We made the culture. And then, ngayon makikita naman natin na throughout decades naman ito, hindi overnight. We've been in politics since 2 decades na. Ngayon na-inherit ko, makita mo, sumusunod na sila. It makes on money. The designated time. It sustains itself? Does it make money? Or no, it's fully subsidized? No, it's fully subsidized by the local government. Okay. Wala tayong kinikita as compared pa nga sa Netherlands na ang pagpulot pala ng basura doon, binabayaran pa ng household si LGU. Oo, tayo, alam nyo naman, public service. No? So, na-instill naman natin yung kultura. Number one, yung oras, kung kailan pipick upin. Pangalawa, yung efficiency na magpipick up. So, meron tayong mini, medium, and large dump trucks, no? And then, yun, yung disiplina na instill natin na
ibalot, iplastok, ibalot. Saan ang tapon? Ah, meron tayong temporary dump site. We call it transfer station. It's a temporary area na lupa lang na actually linilis ng Valenzuela. Then may nagpipick up patungong resort. That's a basic question. Yung mga tao na who actually take the time and have the discipline to segregate. Alam ko, tanong nila to. And they always have it at the back of their mind. May say-say kaya itong pag-segregate ko? Or pagdating sa munisipyo, magkakahalo-halo rin din ito? Ano yung sagot doon? Well, just coming... yung tower. Sa amin kasi ay ano eh, no? Kinukontrata namin to eh, no? Ah. May pumipick up ng basura. May garbage holder tayo, no? Ah. But one of the requirements para kontratahin namin sa garbage hauler ay dapat may transfer station sila. Dahil ang ito sa Rodriguez pa dinadala. So, naging experience din namin na napakaraming problema pag doon dadalhin. Minsan hindi nakakabalik yung truck, na aksidente, na de-delay doon. So, kailangan may transfer station. We segregate doon sa area na kaya nating i-segregate. May mga area kami na nahihirapan din kami i-segregate because pag-depressed area, hindi mo alam kung sa isang bahay, lima pamilya, may tatlong pamilya sa isang bahay, hindi mo alam kung kanino nang gagaling ang basura. So, for you to impose the penalty, parang it's medyo imposible, no? Hindi realistic. So, pag ito kinuha, sabi mo nga, Roby, may araw ng pagkuha ng nabubulok, merong recyclables, pero pag dinala sa dump site, ay hindi na natin alam kung ano nangyayari o dinala sa transfer station. So what we do is to encourage itong mga naglalabas na recyclables, kinukuha natin ito on a separate date, na ipunin nila and then merong kukuha na susuklian kung magkano yung approximate value ng kanilang isusurrender. Minsan naman ay ayaw na nila noon. Basta meron kaming separate day for hauling this recyclables at saka yung mga nabubulok. Pero ikaw, Mayor, nakatawa ka kanina. I presume also, coming from the plastics industry, you're no longer, let's make that clear, you're no longer in the plastics industry. Mm-hmm. You've diversified out of it. But you must know the ecosystem here in the Philippines. Yes. Actually, hindi masyado nasusunod talaga yung segregation. Yeah. There, you know, the LGU tried as much hindi about, nasusunod at saka walang pinupuntahan. Walang pinupuntahan. We tried as much as possible to educate, no? Tuloy-tuloy yung educational campaign natin in segregation, hiwalay. But then again, hindi naman sa walang pinupuntahan, but yung pag-pick up ho namin talagang close to impossible ho yung madisiplina sila on the segregation. Yung madisiplina silang ilabas yung basura at anong oras, saan ilalagay, siguro na-instill na namin. But siguro in my part now as a new mayor, yun ang next challenge natin, how to, kung other countries can do it, biodegradable and non-biodegradable, baka kailangan natin. We keep mentioning other countries. So, in the past, especially during COVID, diba, people started seeing bike lanes, people started, na-appreciate nila, at people started demanding na, pedestrian, parang people really started realizing that there must be more progressive ways of doing so many things. Diba? You mentioned trips abroad, exposure trips. I mean, let's face it, even without these official exposure trips, you've seen the world, you've seen many cities, lahat, even us, diba? Even citizens. Why isn't it that simple? Na our leaders go abroad, see a good idea, come back, implement it. But hindi ganun kasimple ang buhay. Well, siguro we'll start again. Bumalik tayo sa mindset and culture. Ang nakaugilian na minsan mahirap palitan. It takes a strong political will to make them shift, no? And maswerte na lang siguro kami sa Valenzuela na pinagkatiwalaan kami ng taong bayan na three brothers continued the direction, the same direction, the same progress, the same plans, the same programs, no? Hindi yung pagbago yung mayor, papilitan na kaagad yun dahil kung ayaw niya yung doon sa previous mayor, hindi ganun. So siguro it takes time talaga to change the culture and mindset. You're talking about culture in City Hall?
the whole city. Okay. The whole city from the waste management, ugali nila sa traffic, the motorists, mga estudyanteng nag-aaral. Oh. So, and it's an ongoing concern. Oh, but I'm asking specifically for City Hall. I mean, why isn't it that simple for City Hall officials or even national officials, di ba? But to go abroad and see na, oy, maganda yung palakad sa palengke dito, langlangaw dito sa palengke sa Thailand, di ba? Parang ganun. Then you come home or, uy, ganda ng bike lanes nila, di ba? Or uy, yung mobility nila mas nakatuon sa mga nagbubus, naglalakad, kesa sa private cars. Di ba? These are all not new. Yes. These are all progressive things that we've seen the models for. Bakit, pero bakit? But yet cannot be adapted. Bakit hindi ganun kasimple? Di ba? Kasi, di ba? Kasi, medyo mahirap. Ganun ang kasi list. Parang apple and orange, eh, no? Katulad ko, sa amin sa Pateros, kung yun nakikita kong bike lane nila na napakalapat sa Netherlands, hindi ko pwede i-apply sa amin yun. No? Dahil yung sa amin, two-lane lang eh. Two-lane road lang palagi. No? Actually, yung aming jaywalking law ordinance, hindi namin ma-implement. Eh, no? Dahil doon ay apat na hakbang lang, nakatawid ka na sa kalsada. Eh, no? So, isa to, no? Meaning, hindi, mahirap i-compare yung local government natin from other local governments, especially abroad. Dahil magkaiba ang itsura, no? O magkaiba ang setup. Secondly, ay yung klima, I believe, plays an important factor, eh, no? Yung klima, katulad nung... Yung init ulan, ibig sabihin. Yeah, dito napaka-init, ano? Dito, sa ibang bansa, mag-bike ka, okay lang. Mm-hmm. Sa Netherlands, Mayor West, nakita natin, mga naka-coat, mga nagbabike. Eh, pero sa atin, hindi ka naman makakapag-bike ng barong dito, nakabarong dito. No? Mm-hmm. O kaya, naka-coat ka dahil ibang klima natin. No? Hindi katulad sa kanila. So aside from the problem na medyo ang hirap na sa sistema natin, no? Because of the mindset of the people, ay iba pa rin ang physical setup ng bansa natin compared to the countries na nakikita natin umuubra ito. Siguro, kasama nito sa factor. Pero tama si Mayor Wes, ang isa sa pinaka-importante nito ay yung mindset ng tao kailangan baguhin natin ito. Not only the people in general, but more so the leaders. Kasi hindi lang naman tao may problema, pati leader may problema rin. Eh. Diba? Kailangan, we have to lead by example. Kung gusto mong implement ito at ayusin talaga ito, dapat tayo makita ang unang gagawa nito. Para sumunod ang tao. Kausap ko po, Mayor Ike Ponce ng Pateros at si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela. Unfortunately, you're gonna have to leave us kasi itong programa ko po ay isang oras lang dito. Ako, tutuloy ko lang ang kwentuhan ko sa kanila. But for those of you joining, maraming salamat po. Catch us again next Thursday, 9:30 p.m. Manila time on One News. You can also check out The Long Conversation on Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, at saka sa Puma Podcast. I-upload din po namin yung audio nito doon sa Puma Podcast. That's my group and we are partnering with Signal TV and One News to upload this as podcast. Also, you'll catch all our other conversations there. So, in the meantime, maraming salamat po for joining. Itutuloy ka lang kwentuhan dito. Ako po si Roby Alampay. Ito po ang Roundtable. Thank you for joining us.